gagawin tayo itong Samsung 40 yata ito. Ang problema nito ay try natin. Okay. So yun, nag-power on naman siya. Yan. Pero walang display. Pero pag inuuga mo, mayroon siyang yun, mayroon siyang backlight. So good backlight, nagpa-power on yung unit, pero wala siyang display. Okay, buksan natin. Ito yung kanyang model. Yan, Samsung model 39 lang pala ito. Ito na, nabuksan na natin yung unit. Ito yung kanyang main board. Yan, maliit lang. Tapos power supply niya, ganito naman. Tapos mayroon siyang tikon ito. So ang problema nito ay blanco or walang display. So ganito yung tikon na gamit. Okay, try natin kung magawa natin yung problema nito. Gagawin natin ngayon dito dahil display ang problema. Mag-check tayo kung may supply tayong makukuha dito sa kanyang input galing sa mainboard, 12 volts. Titingnan natin kung gumagana yung kanyang DC to DC at kung bakit blanco yung display nito. Okay, saksak natin. Saksak mo lang, check natin yung supply dito kung mayroon tayo makuha ang 12 dito. Okay, wala. Yun, meron siyang 13, no? May 13 volts tayo nasusukat. Check natin yung kanyang DC to DC. Titingnan natin kung may masusukat tayo dito. Ito, 12 volts, 13 volts. Ito, BGHP. Wale. Okay. So, wala siyang BGH. So, punot muna natin. Hang tayo ng isang ribbon. Tanggalin natin isang ribbon. Tapos, saksak natin. Tingnan natin kung magkaroon tayo ng BGHP dito. So, mayroon tayong BGHP. Pag nakahang yung ribbon na ito, saan na yan? BGHP. Yun o, mayroon siyang 30. Okay, so may display siya siguro pag ganito, 30 volts. Yung kanyang DC to DC sa BGH. So may supply tayo nakuha. Yun. So nagka-display siya kalahati. Okay. So, ibig sabihin yan, at napapansin ko rito ay yun. Napapansin ko sa display nito, napapansin nyo ba, medyo madilim ito. Yun, medyo madilim. Medyo madilim yung side na ito. So, check natin kung ito ay mayroong side cup at kung magkabilaan ba yung side cup nito. So, ayun, napalabas na natin siya. Pwede din tayo mag-blocking. Block natin yung signal ng CKB niya. Titingnan natin kung magkaka-display ito. So, try natin hanapin yung clocking signal nito at iba-block natin. Titingnan natin kung magkaka-display at normal ba. Okay, so nag-blocking tayo dito sa side na ito. Malaki yung binlock natin. Yan, oh, malaki siya. So, lahat ng signal dito ay tinakpan natin. So, nagka-display nga siya. O, kanya lang. Yan. Okay. Pero, hindi na madilim yung gitna nito. O, wala na. Hindi na siya madilim yung gitna rito. So, maaari ang problema nito ay nasa side cup. Baka magkabilaan yung side cup nito. Baka pwede makuha ito sa pitas. Pitas ng side cup. So, try muna natin sa blocking. Baka mapalinis naman natin sa blocking. At hindi na tayo magpipitas pa ng side cup. Okay?
Okay. So, ginawa natin ay nag-block tayo dito. Ito kasi yung signal ng ating BGH saka BGL. Ito. Ito yung ating BGH tapos yung sunod niyan dito ay BGL. So, bali yan yung binlock natin yung BGH at BGL. Binlock natin yung circuit dito. So, nagkaka-display nga siya. Nagkaka-display siya. Pero pansin nyo, nag-freeze yung side dito. Nagkaka-display na siya. Oh. Yun. May display na tayo makuha. Kaya lang, medyo madilim yung side na ito. Yan, medyo madilim ito. Yun, oh. So, ibig sabihin, hindi siya makukuha sa blocking. Ang remedyo lang talaga dito, titingnan natin yung side cup nito kung magkabilaan. So, pag nagkabilaan to, kailangan natin baklasin yung isang side dito para magno-normal ang display nito. Okay, buksan natin yung pinaka-LCD nito kasi hindi siya makuha sa tape nito. Napadisplay nga natin siya, kaya lang medyo madilim yung side na to saka parang nagpipress yung picture dito. Okay? Okay, so bali ito na, nabuksan na natin yung ating frame. Natanggal yung frame. Yan, nakikita na natin yung kanyang display. Yan, napapansin nyo, medyo madilim yung side na ito. Tapos pagdating dito sa pinakasulok niya, nagpipress yung picture dito. Yan, nag-iiba ang parang humihinto yung picture dito. Pero yung dito natin ay madilim at pagdating dito ay malinaw. So, ibig sabihin yan, pwedeng may problema talaga yung kanyang side cup. Okay, so gagawin natin yan ay tatanggalin natin yung side cup nito. Babaklasin natin yan. Okay, bunutin muna natin. Okay, so tatanggalin natin yung tatlong side cup dito. Babaklasin natin kasi itong unit na to ay magkabilaan naman yung side cup natin. Saka dito kasi ay nag-freeze talaga yung picture dito. So ibig sabihin yan, hindi siya makukuha sa tape method. Okay, painitin na natin to. Tapos tatanggalin natin. Okay. Sana ay pagbukas natin ito ay okay pa rin siya, no? Ang masama dito pagbukas natin ay wala nang picture. Okay, so hindi na tayo gumamit ng hot air. Tanggal na natin yung tatlo at mayroon pa siyang natirang tatlo sa kabila, yun o. So dito sa kabila ay natanggal na natin parehas. Testing natin, tingnan natin kung magbubukas pa ito, kung magkakaroon pa ba ng display ito kahit wala yung side cup dito. So mayroon, normal o. So normal siya o, hindi na siya madilim or nag-freeze yung side na ito. So nakita yun naman, clear na yung display niya. Yan. Clear na clear. Okay. So ito lang talaga ang naging problema niya. Nagkaroon ng problema sa side cup. Yan. So nung tinanggal natin yung tatlo na yan ay nag-normal yung display rito. Yan, no? So mayroon pa tayong tatlo dito. So wag na natin galawin yan kasi ang sira ditong side na to. Okay. Sasarado lang natin ulit to. Tapos lagyan natin ng picture. Tatanggalin ngayon natin yung nilagay natin na tape dito kanina para mapadisplay natin yung side na ito.
dito, may nilagay tayo na tape. Tatry natin na tatanggalin yung tape dito. So, ayan yung tape na nilagay natin. Tatanggalin natin, titingnan natin kung pag wala ba ito ay magno-normal display ba nito. Kasi natanggal na natin yung side cock. Okay. So, kabit ulit natin. Titingnan lang natin kung magno-normal talaga siya. Kahit hindi na natin i-block yung BGH saka BGL natin dito. Pasok. Okay. Okay, so bali nakabit na natin. Tinanggal na natin yung tape natin dito. Try ngayon natin kung magkaka-display ito kahit wala yung wala tayong binlock sa kanyang beacon. Try lang natin kung magkaka-display. Okay? Testing natin. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Try natin. Okay. So, mayroon. Yun, no? Okay. So, normal. So, kahit wala na tayong ibablock dito sa ating beacon, ay normal na yung display natin kahit hindi na mag-blocking. Okay. So, dahil yan dun sa side cup na tinanggal natin, ay nag-normal yung unit natin. Okay. Sasarado ko lang to. Final test tayo. Okay. So, ito na. Testing na natin yung ating Samsung 39 inches. Ang problema natin ay good backlight, no picture. Yun. So, okay na siya. Ayan o. Okay na. Pantay na yung liwanag ng screen natin. So, bali ito lang yung naging problema niya. Nung tinanggal natin to ay nag-normal na yung display ng unit natin. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.